Dear MOR, magandang araw, Cha at Boy. Ako pala si Cherry, 22, naninirahan ngayon kasama ang kuya ko sa Punilan, Bulacan. Kahit na magkasama kami sa bahay, may sama ng loob na namamagitan sa amin. Hindi kasi namin na pagkakasunduan ang tungkol sa pag-aalaga sa aming tatay na 69 years old na. Mga bata pa lang kami ay naghiwalay na ang mga magulang namin. Ang tatay ko kasi maraming bisyo, sugal, alak, pambababae. At ang pinakamatindi pa nito, madalas niyang napagbubuhatan ng kamay si nanay. Natapos lang ang naging kalbaryo ng aming pamilya sa kamay ng tatay namin nung sumama siya sa ibang babae. Kuya ko ang nagsilbing breadwinner para sa aming pamilya. Nitong nakaraang buwan ay nakatanggap ako ng message sa Facebook mula sa aking tita na kapatid ng tatay ko. Nangihingi siya ng tulong para sa tatay ko dahil hirap daw ito dahil sa sakit niya sa atay. Gusto ko siyang kupkupin at alagaan dahil maaaring konting panahon na lang ang natitira sa buhay niya. Sinabi ko kay kuya yon pero galit ang sagot niya sa akin. Kalimot na daw ako at wala raw akong utang na loob. Alam ko namang malaki ang galit niya kay tatay. Pero tatay pa rin namin siya. Napatawad ko na ang tatay namin at umaasa ako na makahanap din si kuya sa puso niya ng kapatawaran para sa tatay namin. Naiintindihan ko yung pinanggagalingan ng kapatid ni Cherry kasi kuya, na hindi naging maganda yung experience nila dito sa tatay niya. Traumatic kasi. But tatay pa rin nila yun. Balibalig na rin man natin mundo kahit anong klaseng pananakit o anong hirap yung binigay niyan sa inyo. Di ba, hindi mababago tatay niyo yan. Kung hindi pa makita ng kuya mo sa puso niya yung kapatawaran, hindi natin well, pwede ipilit. Hindi mo pwedeng ipilit. Hindi naging mabuti yung ama mo para sa'yo. Pero wag mong hayaan na diktahan ka na hindi naman mabuti ang tinrato mo sa akin, kaya ba't kita tatratuhin na mabuti, no? But diba? Like in English, don't let the past dictate your future, girl. Be a better human being. Be a better person. Always be the bigger person. Yung tatay mo nagbigay pa rin ng leksyon sa inyo. Siya nga lang yung bad lesson. Diba? Siya yung bad lesson na hindi mo dapat kaya kularan. Kaya nagpursigi sila, nahusto. Oo, nagpursigi sila, nagpakaayos sila sa buhay. Nalaman nyo yung mali nang mas malinaw nang dahil sa tatay niyo. Sana maging maayos yung mga susunod na mga eksena sa inyong pamilya. Tama.